pinaka-goal nitong batas na ito ay rehabilitation ng mga batang nagkaroon ng problema sa batas at hindi na nila uulitin yon, at sa ibang mga bata na hindi talaga sila magkaroon ng conflict sa ating batas. So, meron siyang prevention at rehabilitation aspect, at the same time, accountability para sa mga nagawa nilang pagkakamali. At ngayon, bigyan natin ng mabilis ang paliwanag yung salient features ng Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Code of 2006 as amended by RA10630. Okay, meron tayong tinatawag na child at risk. Pag sinabing child at risk, ito yung mga bata na dahil sa kondisyon nila ngayon ay nagiging vulnerable sila o nagiging malapit sila sa pag-commit ng crime. Dahil diyan, merong in-establish na pamamaraan ang gobyerno para mamagitan at maputol yung tinatawag natin na pagiging malapit niya sa pag-commit ng crime. I-prevent natin siya na mag-commit ng crime. Ang tawag doon ay intervention. Ito yung mga programa like counseling, kakausapin, skills training, education, mga seminars, mga programa, tatanda ninyo na purposes ay dalawa. Para ma-prevent ang isang child at risk na mag-commit ng crime, o kaya naman kung hindi siya na-prevent, nag-commit siya ng crime, para ma-prevent siya na huling gumawa ng krimen. So yung dalawang yun ang purposes ng intervention. Sabihin na natin na hindi tumalab ang intervention. Nag-commit ng crime ang bata. Ang tawag na sa kanya ngayon ay CICL or Child in Conflict with the Law. Kapag siya ay inaakusahan o sinasabi na nag-commit ng crime, CICL. Kapag ang bata ay 15 and below, automatic siya ay released. Ibig sabihin, wala siyang pananagutan sa batas. Pero kung ang bata ay above 15 and below 18, ibig sabihin, lampas sa 15 years old, ang bata ay nag-commit ng crime, hindi siya agad exempted. Aalamin muna kung meron siyang discernment. Ito yung kakayahan na malaman mo kung ano ang tama at mali at kung ano ang kahinatnan ng iyong gagawin. So kung ang bata daw ay walang discernment nung ginawa niyong crime, para na rin siyang 15 and below, exempted siya totally. Pero kung ang bata ay may discernment na nung ginawa ang crime, siya ay pagkaroon ng pananagutan sa batas. Kapag nag-commit ng crime ang CICL, siya ay aarestuhin. At ang tawag doon ay initial contact with the child. Sino naman ang dapat mag-alam o umalam kung may discernment ang bata? Ang local social and welfare development officer. Kung ang bata ay 15 and below, o kaya naman above 15 and below 18 na walang discernment, wala silang pananagutan sa batas, pero kailangan nilang mag-undergo ng intervention. So punta tayo dun sa kung na-determine ng LSWD o na yung above 15 and below 18 ay with discernment, ano naman ang mangyayari sa kanya kung may discernment? Number one, pwedeng diversion at pwede rin prosecution. Ang diversion ay isang alternatibong pamamaraan kung saan ang isang bata na inaakusahan ng krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay hindi agad nadadalhin sa court system. Imbis na mag-hearing siya, siya ay dadaan sa isang proseso na tinatawag ang diversion. At dahil dito, kinakailangan malaman kung ano-ano ang background ng bata bago siya bigyan ng programa. Sa court, ang mga dina-diversion ay yung mga kaso na may imprisonment na 12 years pababa. First and foremost, ando na yung binibigyan mo ng pag-asa yung bata na makapagbagong buhay. And secondly is, pag binigyan mo ng pag-asa, binigyan mo ng programa at sinunod niya ito, magbabago talaga yung buhay niya. Dahil dito, nakakapag-aral siya, no? Nakakabalik sa society, nag-iba yung relationship niya sa mga magulang niya at gayon din dun sa mga kaibigan niya. Kasi ang pinaka-purpose naman natin is yung ibalik sa tamang landas yung bata, no? And with diversion, hindi niya kailangan pumunta sa court system. Imbes, tinutulungan siya ng supposedly court system, pero outside court hearing, na makapagbagong buhay at bumalik dun sa tamang landas.